Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abu Hurairah na naiulat, ito ay inilabas ni Imam At-Tirmidhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj. Sino man ang matakot na hindi makarating sa kanyang paroroonan, magmamadali siya kahit gabi, maglalakbay siya. Halimbawa, mayroon ka gustong punta na isang lugar, gustong pumunta sa isang lugar, at nagmamadali ka, kahit gabi, pupuntahan mo yung lugar na yon, o yung uuwi ka sa bahay mo, kahit gabing gabi na, basta makauwi ka lamang. At sino man yung tahakin niya, yung naglakbay sa gabi, makakauwi siya ng kanyang tahanan. Di ba, alam natin, minsan may pangyayari kapag tayo ay nasa labas, o kaya isipin natin noong unang panahon, ang mga tao sa disyerto, takot maabutan ng gabi sa daan. Bakit? Bakit, bro Abdulaziz, bakit takot maabutan ng gabi? May mga tulisan. Bro Isa? May mga ahas. Ano yung ibang term na pwede natin sabihin? Mababangis na hayop. Aywa, tama yan, kasi may mga lobo. Tama yan. Kaya yung mga tao noong araw, ito yung halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang gustong makauwi ng kanyang tahanan, magmadali, o gustong makapunta sa isang lugar na gusto niyang puntahan, maglalakbay siya sa kahit gabi para lamang makauwi siya. At sabi sa hadith na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adlaj balagha al-manzil." Sino man yung maglakbay ng gabi, makakapunta siya sa kanyang tahanan. Habang siya ay para hindi siya mapahamak sa mga mabangis na hayop o sa mga tulisan tulad ng nabanggit ng ating kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliya, hindi ba ang paraiso, ang halaga ng paraiso ni Allah ay mahal? Ala inna, yung halaga na tinutukoy rito, yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba yung presyo o yung halaga ni Allah ay mahal? Ano yung presyo na tinutukoy rito? Yung paraiso. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, mga kapatid, tinuruan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinikayat niya tayo na tayo ay maging abala sa kabilang buhay. Paano? Yung halimbawa niya, magmadali ka. Umuwi sa iyong tahanan sa gabi. Dahil ayaw mong meron ka makakaharap ng mga tulisan, mga magnanakaw, mga kidnapper, o kaya mga hayop o ano man yan. At sa gabi rin, kapag maglalakbay ka, yung daan hindi mo, ha? Hindi mo makita, di ba? Madilim. Hindi mo alam, baka may mga ano dyan, may mga pinik, o kaya mga tawag rito, panganib sa daan. Hindi mo alam. Kaya nagmamadali kang makauwi saan? Sa iyong tahanan. Ang sabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinuruan niya tayo na maging masipag, ang isipin lamang natin ay ang paraiso. Ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magmadali tayong tumuko, tahakin ang daan ng paraiso. Sabi nga ni Allah, fastabiqul khairat wasari'u ila magfirati rabbikum wa jannati. Magmadali kayo sa paghingi ng kapatawaran sa inyong Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang paraiso. Ang lawak ng paraiso, singlawak, yung isang paraiso lamang, singlawak ng nakikita nating kalupaan. Gano kalawak ang kalupaan na ito? At yung kalangitan, ganun kalawak yung paraiso sa kabilang buhay. At ang sabi rito, ang paraiso ni Allah ay mahal. Anong pakahulugan nito? Ang pakahulugan nito, ang paraiso, hindi siya nakukuha ng salita lamang. Ang paraiso, hindi nakukuha ng pangarap lamang. Diba? Gusto ko mapasok ng paraiso. Gusto ko makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto ko makasama ang aking asawa. Gusto ko makasama ang aking anak sa paraiso. Pero hindi naman nagsasala. Hindi naman gumagawa ng mabuting gawa. Hindi nagmamadali sa paggawa ng kabutihan. At yung ganitong paraan, mga kapatid, yung taong nangangarap lamang, halimbawa, gusto mo matuto magbasa ng Quran, pero hindi ka nag-aaral, pwede ba ito mangyari? Bro Ray, pwede ba ito mangyari? Bakit? Di ba, wala kang, halimbawa, gusto maging engineer, gusto magtrabaho sa Saudi Arabia, makapunta rito, pero wala ang passport, pwede ba mangyari yun? Bro, di ba hindi? Kailangan may paraan. Yung tawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pananalig, ang sabi niya, kung kayo lamang anya ay nananalig ng totoo kay Allah,
kayo ay bibiyayaan niya katulad ng isang ibon na lalabas sa kanyang tahanan. No? Yung kanyang tiyan ay? Hindi, yung kanyang tiyan bago lumabas ay walang laman. At pag uwi niya, punong-puno ang kanyang tiyan. Ito yung tunay na pananalig kay Allah. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tunay na nananalig kay Allah, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Gusto mong yumaman? Gumawa ka ng paraan para yumaman ka. Magtrabaho, magnegosyo. Sa madaling salita, kumilos tayo. Ganyan ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Hindi nakukuha ng pangarap lamang. Huwag natin iisipin yung paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, makukuha lang naman sa salita. O sa isang sala lamang. Magsala ka sa isang araw, tapos na hindi ka na magsala habang buhay. Hindi. Ang mundo, habang tayo ay nasa mundo, tayo ay sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya sa banalang Quran, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Ang ibig sabihin ng Alif Lam Mim, ano ibig sabihin ng Alif Lam Mim? Ano, Omar, ano ibig sabihin ng Alif Lam Mim? Ha? Hindi mo alam? Alif Lam Mim? Ano ibig sabihin niya? Isa. Ano ibig sabihin ng Alif Lam Mim? Sabi ng Quran, ano yung tafsir niya? Hindi mo alam. Ray, ano ibig sabihin niya? Oh, tama. Ang ibig sabihin ng Alif Lam Mim, yung mga talata sa Quran na mga letra, halimbawa, Sad, Alif Lam Mim, Sad, Yasin, Taha. Ang tanging nakakaalam lamang niyan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kahit yung mga ulama rito, hindi nila alam ang ibig sabihin niyan. Kaya nga, isa yan sa mga milagro ng Quran. May mga talata dyan sa Quran na pinaniniwalaan natin na salita ng Diyos, pero bakit hindi natin alam ang kahulugan? Si Allah lamang ang tanging nakakaalam niyan. Ang banal na Quran, may mga talata dyan na ang tanging nakakaalam lamang si Allah. At may mga talata dyan, ang tanging nakakaalam lamang ay mga ulama. May mga talata dyan na ang tanging nakakaalam yung mga Arabo lamang. May mga talata dyan na alam natin lahat, kahit tayo alam natin. Pag sinabing kulu Allahu ahad, alam natin ang kahulugan yun. Di ba? Si Allah ay nag-iisa. At may mga tawag rito, yan yung mga uri ng tao nakakaalam ng banal na Quran. Ngayon, ang sabi niya, ahasiban nas, inaakala ba ng tao na nilikha namin sila? Nagsasabi silang, aman na. Hahayaan namin sila, naniniwala ko kay Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sapat na ba ito? Hindi. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, susubukan namin sila. Susubukan namin sila. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tunay na sinubukan namin yung mga nauna sa kanila, yung mga nauna sa atin, sinubukan sila ni Allah. Ano yung resulta na pagsubok? Nakilala ni Allah yung mga taong tapat. Nakilala ni Allah yung totoong Muslim, yung totoong nagsasabi na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nakilala ni Allah yung mga tunay na nagsasala. Kasi may mga tao nagsasala lamang kapag may biyaya. Diba? Halimbawa, mashallah, yung anak niya nakapagtapos, o kaya yung negosyo niya umuunlad, 'di ba? Yung mga pangarap niya nakukuha niya kaya siya nagsasala. Pero kapag sinubukan na ni Allah, hindi nagsasala. Doon nakilala ni Allah, ang sabi sa banal na Quran, doon mo malalaman ng isang tao sa pagsubok. Ngayon, ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala mahal. Hindi ito makukuha, kailangan magtiyaga tayo, magising tayo ng fajar, magsala, magbasa ng Quran, magdikir, gastusin ang pera natin sa pagbibigay ng zaka, gumastos tayo ng pera para magsagawa ng umrah ng Hajj. Ganyan. Dahil ang paraiso ni Allah ay mahal, mahal. Hindi nakukuha ng pangarap lamang. Ang ibang tao, subhanallah, nakakalungkot isipin, ilang taon ng Muslim, gusto lahat ng ibadah, halimbawa yung umrah, gusto lahat libre. Ang tagal ng Muslim. Pag bago Muslim ka, walang problema. Di ba? Ganyan yan. Dito sa Saudi Arabia, kapag bago Muslim ka, kaya nga may mga libreng Hajj, particular sa mga bagong balik Islam, libreng Hajj, libreng umrah. Pero kapag 10 years ka ng Muslim, 5 years ka ng Muslim, aasa ka pa sa umrah para ano, libre? Walang, may libre ba ang umrah? Shahada. Di ba? Ba't ka, ang tagal natin Muslim. Nagsasala na tayo, tapos lahat ng ibada kailangan libre. O ganun mga kapatid, dapat tayo ay maging masipag. Gumastos tayo para kay Allah. May isang pagkakataon, si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, kanyang sinabi, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sabi ni Umar ibn al-Khattab, kuntu atamanna yawman an asbiqa yawman in sabaktuhu. Amen. Sabi niya, aw kamakal, kuntu atamanna yawman an asbiqa Aba Bakrin in sabaktuhu. Ako ay nangangarap, sabi ni Umar ibn al-Khattab,
Sino si Umar Abdul Khattab, bro Yusuf? Pang-ilang khalifa siya? Pang-apat, pang-atlo? Ha? Si Umar Abdul Khattab. Pang-apat, pang-atlo? Isa. Oh. Pangalawa. Oh. Oh, tama. Ang sabi niya, nangarap ako, nasubukan kong malagpasan si Abu Bakar. Kahit isang araw lamang. Subhanallah. Isipin mo, kahit isang araw lamang, gusto kong malagpasan si Abu Bakar. Saan? Sa paggawa ng kabutihan. Dahil si Abu Bakar, mga kapatid, kapag nagbibigay ng kawang gawa, ginagastos niya pera niya. Hanggat sa sinabi ni Aisha radiallahu anha, kahit yung nakatagong alkan siya, ibibigay ni ano yun? Tinatago talaga, pinamigay niya pa. Tayo kaya, nasubukan kaya natin yung isang allowance natin. Ito para kay Allah, sa mga Muslim na mahihirap. Padala natin sa Pilipinas. Ha? Diba? Kaya sa mga gulang natin, kaya sa mga mabubuting tao, pagtulong sa mga estudyante, nagawa kaya natin yun. Si Umar ibn al-Khattab, sabi niya, kahit isang araw lamang, gusto ko siya malagpasan kasi lagi nangunguna. Sino? Si Abu Bakar. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit siya tinawag na Abu Bakar, mga kapatid. Alam niyo yung dahilan? Abu Bakar? Bakit tinawag na Bakar? Ano ibig sabihin ng Bakar? Galing sa salitang word na bukra, pwedeng bukra. Bakar, maaga. Burika li ummati fi bukuriha, sabi sa hadith. Biniyayaan na ang aking mga tagasunod tayo sa umaga. Kaya tayo, after Fajr, dapat hindi tayo matulog. Kasi mabiyayang araw yan, after Fajr. Magtrabaho tayo, magsumikap tayo, magbasa ng Quran, magdikir. Ang pinakamainam na oras upang magsaul ng Quran, after Fajr. Yan ang pinakamainam. At bago magfajar. Kaya Abu Bakar ang pangalan niya, tinawag siya ng Abu Bakar dahil lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, naniniwala siya. Kahit yung sinabi sa kanya, Abu Bakar, di ba naniniwala ka kay Propeta Muhammad, kay Muhammad? Naniniwala ka sa kanya na siya isugo. Sabi niya, kinukwento niya na galing siya ng Makkah, pumunta ng Palestine. Isang gabi lamang naglakbay siya. Hindi lamang yun. Nung nasa Palestine pa siya, umakit pa siya ng langit. Maniniwala ka ba rin? Sabi ni Abu Bakar, kung si Propeta Muhammad na nagsabi niyan, maniniwala ako. Kaya tinawag siya na Abu Bakar. At isa yung mga unang lalaki na naniniwala kay Propeta Muhammad SAW. Ngayon mga kapatid, sabi ni Umar, gusto kong malagpasan si Abu Bakar kahit isang beses lamang sa paggawa ng kabutihan. Nag-utos si Propeta Muhammad SAW na magbigay ng sadaka. Tandaan nyo ha, magbigay ng sadaka. Tapos niyan, si Umar, mayroon siya nakahandang kayamanan. Nakahanda talaga, niready niya talaga. Sabi niya, ito yung pagkakataon para malagpasan ko si Abu Bakar. Nagdala siya ng kalahating na yung kayamanan niya. Napakalaki. Isang supot na punong-puno ng kayamanan. Ginto at pilak, ano man yan, napangailangan ng mga kapatirang Muslim. Tapos dinala niya kagad kay Propeta Muhammad SAW. Nung makita ni Propeta Muhammad SAW yung kayamanan kay Umar, sabi niya, tinaas niya yung mata niya kay Umar. Kasi nagtaka siya, ang dami na ito, ya Umar. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, Mada tarakta li ahlik, ano ang iniwan mo sa iyong pamilya? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, ang sabi ni Umar, taraktu lahum mitla. Ibig sabihin, ang iniwan ko sa aking pamilya ay katulad nito. Kalahati. Kalahating sako ng kayamanan. Kumbaga, halimbawa, meron kang 1 million. Ang binigay mo kay Propeta Muhammad SAW, ilan? Half million. Ganun. Ngayon si Abu Bakar umupo. Sino inante niya? Si Abu Bakar. Inante niya si Abu Bakar kung ano ang ibibigay. Kasi, kumpiyansa siya eh. Tapos, mayroong daladala si Abu Bakar na napakalaking supot ng kayamanan mula sa ginto at pilak din. Tapos, nagulat si Propeta Muhammad SAW, tinanong siya, anong iniwan mo sa iyong pamilya? Si Umar, anong iniwan niya? Kalahati. Sabi ni Propeta ni Abu Bakar Siddiq radiallahu anhu, taraktu lahumullah wa rasula. Ang iniwan ko sa aking pamilya, si Allah at si Propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin, lahat ginastos niya. Binigay niya. Ganyan dapat tayo mga kapatid. No? Ang tanong, pwede ba natin itong gawin? Yung katulad ng ginagawa ni Abu Bakar? Pwede ba itong gawin? Ha? Pwede po, sir. Pwede? Abdul Mumin, pwede natin gawin ito? Ha? Lahat ng kayamanan mo, ialay mo para kay Allah? Ha? Ang tanong, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Quran, wala tan sa nasiba kami na dunya. Huwag mong kakalimutan yung parte mo sa mundo. Ang unang sinabi niya, wabattaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Ang unang sabi ni Allah, hangarin mo kung ano yung ibinigay sa ni Allah sa kabilang buhay. Ibig sabihin, paraiso muna ang unahin natin.
paraiso. Kaya tayo nasa mundo para sambayin si Allah dahil saan? Dahil sa paraiso. Una. Pangalawa, after ng akhira, dunya. Wala tang sanasiba kami na dunya. Huwag mo kakalimutan ang parte mo saan? Sa mundo. May anak ka, may pamilya ka, karapatan mo silang buhayin. Ang tanong, pwede mo ba yung gawin yung ginawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sa panahon niya, pwede. Ngayon, hindi na. Kawa yung pamilya mo. Abdul Jalil, may idea ka? Pwede ba natin gawin yun? May kontas yung pamilya natin sa atin. Eh, ba't si Abu Bakar? May anak siya. May asawa siya. May hak siya, yung pamilya niya. Bakit niya ginagawa? Kasama niya pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niya yun. Siguro sa ano, sa term ng kayamanan, sa panahon yan, hindi. Pero pag hinabawa, yung kasalanan, iwan mo para sa Allah at kay Propeta Muhammad, pwede. Yung kasalanan? Iba yun. Pero yung tinatang kayamanan. Kayamanan, hindi. Ikaw, Bro Yusuf, may idea ka? Wala. Isa, may idea ka? Pwede natin gawin to? Magkano yung sahod mo, bro? Alimbawa, sabihin natin 3,000 riyal. Pwede mo gawin yan isang buwan, itong 3,000 riyal para kay Allah? Hindi, wala nga siyang asawa eh. Magtira ng pagkain. O, di, tama yun. Magtira ng pagkain. Halimbawa, budget mo for 1 month. Sabihin natin, may 3,000 riyal sahod mo. Budget mo sa pagkain 1 month, kasama yung pamasahe, lahat-lahat, sabihin natin 500 riyal, matitira. Tapos yung 2,500, ipamimigay mo. Pwede ba yun? Pwede? Para sa budget mo. Pwede yun? Ang sagot dito, mga kapatid, tandaan nyo ha, kung meron kang inaasahang pera na darating, kung meron kang inaasahang pera na darating, walang problema, kahit ipamigay mo lahat ng pera mo. Halimbawa, may business ka. May kita kang darating, nagbenta ka, sige, may darating sa akin na pera. This week, okay, next week, kaya ipamimigay ko lahat. Walang problema sa ganun. Pero kung walang darating, hindi pwede. Bakit? Kasi tulad ng sinabi nyo kanina, yung sagot ninyo, ang asawa mo may karapatan, ang anak mo may karapatan, ikaw mismo, sarili mo, meron kang karapatan. Kaya hindi natin pwede gawin yun. Kaya, mga kapatid, ang point natin dito, yung hadith na ito ay marangal at dakila, tinutusan tayo ni Propeta Muhammad SAW na huwag madali sa kabilang buhay. Ang lagi natin isipin ang kabilang buhay, wallahi mga kapatid. Nakakatakot, hindi natin alam kung kailan tayo darating ng kamatayan. Huwag tayong kumpiyansa. Huwag tayong kumpiyansa. Lalo na dito tayo sa Saudi, sabihin natin, tawag dito, maganda yung buhay dito, walang COVID dito, hindi katulad sa iba, mababa yung COVID sa atin, huwag. Maraming sakit na bigla-biglaan. Hindi mo alam, baka sa yung ugat sa utak natin, pumutok. Heart attack. Di ba? O kaya, nag-ano tayo, nagmamaneh, mabangga. Paglabas, pagpunta ng CR, mabugok tayo. Dapat lagi tayong handa. No? Huwag mong iisipin kung kailan ka mamatay. Huwag mong iisipin kung kailan ka mamatay. Ang isipin mo, kung ano yung kalagayan mo bago ka namatay. Yun dapat ang inisip natin. Ano yung kalagayan mo bago ka namatay? Nakapagsala ka ba kanina ng Fajr sa masjid? Nakapagsala ka ba? Nakapagbigay ka ba ng zaka? Nailabas mo ba yung pagbibigay ng zaka? Samantalang umabot na yung kayamanan mo? May utang ka? Nabigay mo ba yung karapatan ng yung napag-utangan mo? Yung magulang mo? Nakapagdaawa ka ba? Naiparating ba sa kanila yung utos ng Islam? Yung mensahe ng Islam? Huwag na huwag mong iisipin kung kailan ka mamatay. Ano yung isipin mo? Ano yung kalagayan mo bago ka mamatay? Ano yung nagawa mo bago ka mamatay? Yun dapat ang inisip natin. Kaya sabi sa banal na Quran, watazawwadu. Inna khayra zadi taqwa. Magbaon kayo. At ang pinakamainam na baon kay Allah ay ang takot sa kanya. Anong ibig sabihin ng takot kay Allah? Yung pangilag, pag-iwas sa mga kasalanan at pagsunod sa kanyang mga kautosan. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.